Siya ang binansagang The Process sa liga ng NBA. Ang unstoppable big man na hinahalin tulad sa husay ni Shaquille O'Neal at Hakeem Olajuwon. Well, dahil ang big man na ito, mga idol, hindi lang sa ilalim ng court pumupuntos dahil kumakana din ito sa mid-range at mapa 3-point area ay may shooting ito. Kaya naman talagang isa nga siya sa pinakamahirap bantayan ngayon sa NBA. Ngunit sa kabila ng kanyang pagdodomina sa koponan ng Sixers ay may lap pa rin sa kanya ang kampiyonato. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang kwento itong basketball ng 6-time NBA All-Star, 2-time NBA Scoring Champion at 1-time Regular Season MVP. Wala nang ang iba kundi ang 7-footer big man ng Sixers, ang binansagang The Process na si Joel Embiid. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Simulan natin ang kanyang kwentong basketball sa kanyang high school year, na kung saan sa high school nitong si Joel Embiid, mga idol, ay ang talagang sports na nilalaro nito ay ang paglalaro ng volleyball at hindi basketball. Ang orihinal na plano niya ay makapaglaro bilang isang professional volleyball sa Europa. Ngunit pagtuntong nito ng 15 anyos na magsimula naman siya maglaro ng basketball. At sa isang basketball camp ay nadiskubre siya ni Luke Baamote, isang NBA player at kanyang kababayan na tumira din sa Yaounde, Cameroon. Naging mentor niya nga ito at tinulungan siya para sa kanyang pangarap na maging isang professional basketball player. Kaya naman sa edad niyang 16 years old ay lumipad si Embiid papuntang Amerika upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral dito, at ang kanyang main goal ay makapaglaro na din ng basketball na kanyang magiging stepping stone para makapaglaro bilang professional basketball player. At sa paglipat nga niya sa United States, kaya nakuha ni Embiid ang kanyang pangalawang citizenship, mga idol, na maging ganap na siyang American citizen. Dual citizen nga itong si Joel Embiid, mga idol, hawak niya din ang French citizen. Kaya naman pwedeng-pwede din siya maglaro sa France sa FIBA World Cup. Well, pinasok nga siya noon ni Luke Baamote kung saan siya nagharal ng high school sa Montverde Academy sa Florida, USA. Naglaro nga siya dito, ngunit dahil sa kakulangan ng playing time na binibigay sa kanya ay nagtransfer ito sa The Rock School, isang Christian Academy sa Gainesville, Florida. Dito ay mas lumabas ang potensyal ni Embiid sa paglalaro ng basketball. Katunayan sa kanyang senior year nang pangunahan na niya ang kanilang kupunan nang mag-record sila ng 33 wins and 4 losses. Nag-average siya noon ng 13 points, 9.7 rebounds at 2 blocks per game. Kaya naman nabigyan siya ng 5-star rating noon according sa Rivals.com. Sa pagtatapos ng kanyang high school basketball, November 2012 na maging committed siya para mag-aral at maglaro sa Kansas Jayhawks men's basketball. Naging kakampi niya noon sa kupunan si Andrew Wiggins. Sa 2013-2014 season niya sa Kansas ay nag-average siya ng 11.2 points, 8.1 rebounds at 2.6 blocks per game. Siya ang natanghal noon na Big 12 Defensive Player of the Year at February 13, 2014 nang pangalanan pa siya sa 30 finalists para sa Naismith College Player of the Year. Pero dahil sa pagkakaroon niya ng stress fracture sa kanyang likod ay hindi niya natulungan ng kupunan para sa NCAA Tournament. Nalaglag agad sila noon sa second round. Well, isang taon nga lang ang nilaro nitong si Embiid sa kanyang college basketball, mga idol. Dahil April 9, 2014 na magdeklara na nga ito para sa 2014 NBA Draft. Pero bago dumating ang pecha ng NBA Draft, June 20, 2014, nang sumailalim sa surgery itong si Embiid dahil sa kanyang broken navicular bone sa kanyang right foot, at kinakailangan nga niya ng 4 to 6 months recovery para dito. Well, 6 days later after ng kanyang surgery, nang maganap na nga ang 2014 NBA Draft, sa kabila ng kanyang naging kalagayan, mga idol, ay nakasama pa din naman itong si Embiid sa draft night na yon, nang piliin siya ng Philadelphia 76ers bilang 3rd overall pick. August 26, 2014 nang pumirma ng kanyang rookie scale contract si Embiid sa Sixers. Pero dahil nga sa kanyang surgery na kinakailangan ng 4 to 6 months recovery ay napurnada ang kanyang rookie season. Dahil buong 2014-2015 season ay na-ruled out na nga itong si Joel Embiid. Pero hindi pa dyan natatapos, mga idol. Dahil June 13, 2015 sa resulta ng kanyang CT scan, nang inanunsyo na mabagal ang pagaling ng kanyang surgery at maliit ang tiyansa na makapaglaro siya sa 2015-2016 season dahil kinakailangan niya ng pangalawang surgery sa kanya pa ding navicular bone sa kanyang right foot. Kaya naman na-ruled out na naman siya for the rest of the season. Pero 2016-2017 season ay ang simula na ng rookie season ni Joel Embiid. At sa pagsisimula nga ng kanyang season, nang makuha naman ng Philadelphia noon ang first overall pick na si Ben Simmons. Ngunit gaya ni Embiid, mga idol, ay buong season ding na-ruled out noon si Ben Simmons dahil sa kanyang natamong injury sa kanyang final training camp. Kaya
Kaya hindi nga sila nagsabay sa kanilang rookie season. Well, sa unang season nga ni Embiid, mga idol, ay umaverage agad ito ng 20.2 points, 7.8 rebounds at 2.5 blocks per game sa kanyang 31 games played lamang. Kaya kahit na mataas ang kanyang stats at hindi pa sila nakapasok sa playoffs noon, ay naging malaking factor nga ito sa Rookie of the Year Award. Pumangalawa siya noon sa Rookie of the Year candidates, pero hindi nga siya pinalad na makuha ang award na ito dahil si Malcolm Brogdon na Milwaukee Bucks ang siyang tinanghal noon na Rookie of the Year. 2017-2018 season nang sabay nang maglaro si Ben Simmons at Joel Embiid. Parehong big man ito, mga idol. Si Ben Simmons na two-way player na may height na 6'10" ay nilalaro ang point guard position, kaya sa pagsasama nilang dalawa noon ay gumanda ang chemistry ng mga player sa koponan. Maganda ang tinakbo ng kanilang regular season noon na nag-record ng 52 wins and 30 losses na nakuha ang third seed. Sa pamumunuan ng duo na si Ben 10 at The Process, nag-average si Simmons noon ng 15.8 points, 8.2 assists at 8.1 rebounds per game. Kaya nakuha niya noon ang Rookie of the Year Award, habang masumangat naman ang stats ni Embiid sa 23 points at 11 rebounds per game. Kaya naman nakasama na nga siya noon sa kanyang first All-Star appearance. Well, nakapasok nga sila noon sa postseason game, mga idol, at sa round 1 ng playoffs na makaharap nila ang Miami Heat. Hindi pinaporma noon ang Sixers ang Heat, mga idol, dahil game 5 lang nang tapusin nila agad ang serye. Kaya nakapag-advance nga sila sa semis, pero pagdating naman ng semis na makaharap nila ang number 2 seed noon, ang Boston Celtics. Malakas ang roster ng Boston noon, mga idol. Mga batang player na sila Tatum, Jaylen Brown, Hayward at kasama pa nila si Uncle Drew, Kyrie Irving. Kaya naman kamuntikan pa nga silang mawalis noon, hindi nakaporma si Simmons at Embiid. 2018-2019 season naman na magumpisa nang maging dominante itong si The Process, dahil sa season ito ay mas lalong umangat ng kanyang scoring stats, mga idol. Umabridge siya sa season ito ng 27.5 points per game at 11.1 rebounds per game. Siya ay nasa 7th place noon sa MVP voting. Well, maganda man ang kanyang pinakitang performance ay hindi pa din sapat para maitanghal siyang regular season MVP, dahil si Giannis Antetokounmpo ang siyang nakakuha noon ng MVP award. Pero di man siya pinalad sa MVP ay muli naman silang nakapasok noon sa playoffs, dahil muli silang pumuesto sa third seed. Parang naulit ang senaryo sa kanilang last playoffs, mga idol, dahil round 1 nang pataubin nila ang Brooklyn Nets na umabot lang din ng game 5. Pero sa semifinals nang makaharap naman nila ang Toronto Raptors, ito yung pinaiyak ni Kawhi si Embiid, mga idol, sa kanyang buzzer beaters sa kanilang game 7. Last 4.2 seconds na dumouble team pa si Embiid kay Kawhi, marami ang napanganga, mga idol, dahil nagpatalbog-talbog ang bola. At sa kasamang palad nga ay pumasok ito, at ito nga ang isang masakit at disappointing na season ni Embiid, mga idol. 2019-2020 season naman, ito yung bubble season ng NBA. Dito, mga idol, ay bumaba ang scoring stats ni Embiid sa kanyang 51 games played, ay umaverage lang ito ng 23 points per game. Mababa kumpara sa kanyang last season na 27.5 points per game. Bumagsak din sila noon sa 6th spot. Well, nakapasok pa rin naman sila noon sa playoffs, ngunit sa round 1 pa lang nang walisin lang sila ng walang kahirap-hirap ng Boston Celtics. 2020-2021 season ay mas dominanting Embiid ang pinakitang laro ni The Process, dahil sa season ito, mga idol, ng pag-arian nila ang Eastern Conference. Dito ay makikita talaga natin kay Embiid, nagigil siya sa pagkuha ng kampinato. Pinamunuan niya noon ang koponan na umaverage ng 31.1 points per game at 10.6 rebounds per game. Mataas ang stats na ito, mga idol, yun nga lang naging kalaban niya para sa MVP noon ay ang greatest shooter na si Stephen Curry at ang The Joker na si Nikola Jokic. Kaya bigo na naman niyang nakuha ang MVP award noon, dahil si Nikola Jokic ang siyang tinanghal noon na regular season MVP. Well, dahil sila nga ang number 1 seed noon, ay muli silang nakapasok sa playoffs. Pero guess what, mga idol? Dahil same scenario na naman ang nangyari sa kanila, game 5 ulit nang tapusin nila ang series sa round 1 versus Washington Wizards. At sa semifinals, mga idol, nahirap na hirap silang tawirin, ay muli na naman silang pinahirapan. Sa pagkakataon naman ito, ang small but terrible na si Trae Young at ang Atlanta Hawks ang naging tinik sa kanila. Maganda ang kanilang naging bakbakan na umabot nga ng game 7. Pero bigo pa din itong si Embiid at ang Sixers na makatawid sa semifinals. 2021-2022 season nang makasama niya ang superstar na si James Harden sa koponan. Naging malaking tulong nga sa kanya si Harden noon, mga idol, dahil sa husay na ding mag-facilitate nito. Kaya mas lalong ginanahan nga itong si The Process at masumangat ang stats sa 33.8 points at 11.7 rebounds per game. Pang MVP caliber ang stats na ito, mga idol. Silang dalawa ni The Joker noon ang naglaban sa MVP award. Ngunit wala pa din talagang swerte itong si Embiid, dahil mas magandang stats pa din
natin ang tinala ni Jokic na nag-average ng 33.5 points, 13.8 rebounds na mayroon pang 8 assists per game. Kaya nakuha nga ni Jokic noon ang back-to-back MVP. Well, hindi man niya nakuha ang award na ito ay muli na naman silang susubok sa playoffs para makatawid na sa semifinals. Well, guess what mga idol? Dahil sa semis na malaglag na naman sila, sa pagkakataon naman ito ay sa kamay ng Miami Heat, kaya bigo na naman si The Process. 2022-2023, sa kakatapos lang na season, ay sa wakas ang matagal nang nasisilat kay Embiid na award ay sa pagkakataong ito ay hindi na niya binitawan pa sa kanyang mga kamay mga idol. Dahil sa season ito nang matanghal siya bilang 2023 regular season MVP dahil umabridge siya noon ng 33.1 points at 10.2 rebounds per game. Well, sa pamumuno nga nilang dalawa ni James Harden ay muli na naman silang susubok para makatawid na sa semis. Pero talaga nga naman may balat sa pwede itong si Embiid mga idol. Dahil muli man silang nakapasok sa playoffs ay hanggang semis na naman inabot lang ang kanilang serye. Dahil tinaob na naman sila ng Boston Celtics sa Game 7 ng kanilang serye. Well, sa paparating nga na season ito ay may rumors na aalis na nga sa koponan itong si James Harden at mananatili naman si Embiid sa koponan. Well, kung sakaling aalis si The Bird James Harden mga idol, sino ang gusto mong makaduo ni The Process para makasungkit na ng kampiyonato?